June 12. Happy Independence Day, everyone! Kasi sa araw na ito, pag-uusapan natin yung isa sa pinaka-exciting event ng company natin. You know what? For the past 6 years, ang dami ng ginawang milyonaryo ng Uno sa 4 ways to earn natin. Tama ba? Ang malupit, 10 ways to earn na tayo, brother! Okay. I-welcome na natin siya! Okay lang ba? Okay. Ang malupit yung speaker natin, of course, nutritionist by profession, graduate po ng Japan Health Research Institute, and at the same time, the official nutritionist of our company, Millionaires Club. Kaya sa kanya 1 million! 2 million! 3 million! Tayo tayo lahat! Million-million palakpak! Para kay Upline! Jericho Mendoza! Ay, grabe! Grabe! Dami! Ang dami nyo! Tignan nyo yung paligid nyo. Hindi mahulugang karayo mga ating crowd ngayon. Sobrang grabe. Excited ba kayo? Yes! Okay. Okay. Simulan na natin. Good morning! Good morning! Iba't iba hong dahilan ang pagkakaimbita sa inyo rito. Ha? Sa mga first timer, just have an open mind. Listen very, very carefully. Kasi wala naman ho tayong pag-uusapan dito makakasama sa'yo. Lahat po ng pag-uusapan po natin dito ay mga bagay na pwedeng makapagpabago ng takbo ng buhay mo. Mga bagay po na pwede po natin pagkuhanan ng magagandang bagay para magkaroon po tayo ng magandang takbo ng buhay. Okay? At ang pag-uusapan po natin dito, walang iba kundi, alin? Unlimited network of opportunity. 3 bagay, paano ba kumita? Paano ba magbago buhay? Paano ba maging malusog ang ating mga katawan? So yan ho yung ilan sa mga pangunahin na ating pinibigyan tuon o pansin. At ngayong araw na to, may ipakikita ho ako sa inyo, may ipakikita kami sa inyo na isang way or avenue na kung saan meron ka o pwede kang magkaroon ng unlimited income. Ha? Ang tanong, paano ba sumali sa Uno? Ha? Yun ang tanong. Paano ba ako makakasali dyan? Paano ba ako magiging part ng Uno? Kasi ang ganda ng sistema. Paano ba? Gusto nyo bang pag-usapan yon? Yes! Ha? Paano ba maging distributor? Bago ka maging distributor, eto siya. Kailangan mong mag-avail nung tinatawag natin na ano? Ha? Na product pack. Product pack. Bakit? Maganda ba yung produkto? Alam nyo, the lifeblood of our business is our product. Kaya pag join mo dito, ang unang-unang magkakaroon ka ng produkto. Okay? At ang pinag-uusapan ho natin, negosyo. Para maging distributor ka, kailangan mag-avail ka ng product pack. Ano ba ang laman ng product pack? Okay, una, pag sumali ka, naka-insured ka kagad. Alam mo, lumabas ako dyan. Nasagasaan ako. Namatay ako. Yung misis ko, makakatanggap ng 120,000. Mahalaga ba o napakahalaga? Pangalawa, ano ba laman ng product pack? Meron ho kayong 30 hanggang 50% discount sa lahat ng produktong nakita ninyo. Ha? Pag naging distributor ka, may discount ka na. Okay? Pangatlo, ito yung exciting part. Kapag ikaw ay distributor na, negosyo to. Involved ka na sa negosyo. At pwede mong gawin yung negosyo international. Ha? Yan ang mahalaga. Pwede kang magnegosyo international. Pwede kang mag-invite sa lahat ng lugar na meron kang kilala. Ito yung negosyo na pagsali mo, ang tawag sa'yo, international businessman ka agad. Okay? Magkakaroon ka ng sarili mong account at ID number. Magkakaroon ka ng access sa website ng Uno dahil meron ka ng ID number at makakapag-negosyo ka na kung saan mong lugar gusto. Oh, are you with me? Yes. Okay. Pang-apat, okay? Meron tong tinatawag na business opportunity. Okay? Na pwede kang kumita ng 450,000 every month. Dati yun! Dati yun! Dati! Ngayon, magkano na? Hindi na ho pwedeng computein dahil ang income dito
is unlimited. Ha? Hanggat gusto mong kumita, pwede. Dati, sa 450,000, halos 600 po ang naging milyonaryo sa loob ng 6 na taon. Sa loob ng 6 na taon, ang dami ng mayamang estudyante, ang daming yumaman sa uno. Nakaproduce kami ng sobrang dami at nag-number one kami sa buong Pilipinas. Hindi pa dyan natatapos. Number 5, ha? Dahil product pack, may products yan, tama? Eh, product pack nga eh. Okay? Mamimili ka unang produkto kung anong gusto mo. Halimbawa, napili mo grape seed. Ang product pack ng grape seed, may laman pong 6 na box na nagkakahalaga po ng 600 pesos ang isa. Ito po, kung imumultiply mo sa 6 boxes, ang halaga po ng produkto na yan ay 3,600. Plus, may laman po ito na gift certificate na pwede mo pa rin ipambili ng produkto na nagkakahalaga po na 2,500. 3,600 plus 2,500, that's 6,100 worth of product. Okay? Plus ito, yan po lahat ang laman ng product pack. Ha? Ito lahat po ang laman ng product pack. Okay, magkano product pack? 7,300. Malaking pera yan, inaamin ko. Kanya lang ang point ko. Pero kung ito naman ang kapalit, sulit ba? Yes! Sulit. Saan ka nakakita ng negosyo na hindi ka pa nagsisimula, bawi ka na halos. Hindi ka pa nagsisimula, nabawi mo na lahat ng mga bagay na dapat mong makuha. Sa produkto pa lang, sulit ka na eh. At the same time, sa unlimited income na pwede mong ma-avail, meron kang lifetime discount, at the same time, may insurance ka. Sa halagang 7-3, alam nyo kung magninegosyo ka, at kung may 7-3 ka, ano bang negosyo pwede dyan? Okay? Pag meron ka na yan, pwede ka nang magsimulang magnegosyo. Okay? Ang tanong, paano kumita? Gusto nyo bang malaman kung paano? Okay, there are 10 ways to earn. Una, yan. Ito na, una. Okay. Siyempre, yung pwede kang mag-retail. Okay? Pwede mong gawin yung retailing. Yan yung classic. Sabi nga, from 30 to 50%, pwede kang kumita. From 30 hanggang 50% sa lahat ng line ng product na meron tayo. Okay? Pangalawa, meron tayong tinatawag na direct referral bonus. O yung tinatawag nating direct referral bonus o direct sponsoring bonus yan. Pag ito, ginagawa mo every time na nag-i-invite ka, may matatanggap kang 1,250. Every time na nag-i-invite ka na nag-i-invest o nagpe-pay in ng 7-3, may natatanggap kang 1,250. Nahahati po yan sa dalawa. 500 worth of cash and 750 worth of GC o gift certificate. Produkto rin para nagagamit mo yung produkto. Okay. Pangatlo, meron ho tayong tinatawag na matching bonus. Ito yung isang exciting part ng networking eh. Dito kasi makaka-build ka ng grupo talaga sa ayaw at sa gusto mo. At yung pag-build ng matching bonus, hindi ho ito mahirap. Madali lang ho ito. Ganto lang yan. Halimbawa, ikaw to, ha? Gagawa ka ng organisasyon mo, okay? Left and right. Sa mga taong iniimbita mo, gagawa ka lang ng structure, makikita mo yan sa computer. Kapag nag-pay in ka, in-encode ka ng upline mo, makikita mo yung pangalan mo. Tapos yung organization mo, pupunuin mo ng tao. Una, dalawa. Tapos yung dalawa, mag-i-invite ng tigalawa, okay? Yung tiga-tigalawa nila, mag-i-invite ulit ng tiga-tigalawa yan. So, dalawa-dalawa lang, okay? Ang tawag sa mangyayari sa'yo dito, matching bonus. Okay, tignan nyo to. Left and right. Sabihin nyo nga, left and right. Left and right. Okay. Yung unang left, yung unang right, babayaran ka ng company, 500 pesos. Sige, tuloy. Yung pangalawa, another 500. Yung pangatlo, 500 ulit. Sa madaling salita, yung una hanggang limang left and right mo, babayaran ka ng tigpa 500 pesos. Malinaw po ba? Yes. So ganito, every time pala nag-i-invite ka, pag nag-pay in sila, either sa left or sa right mo ilalagay. Pag nakakabuo ka ng pairing, yung unang limang pair, 500. 500, 500, 500, 500, 500.
Yung panglima, hindi cash product yon. Malinaw ba tayo doon? Okay. E paano yung pang-anim? Yung ika-anim hanggang ika-sampu, hindi na 500. 1,000 pesos na po ang matatanggap ninyo. Okay? The more na lumalaki, the more na dumadami, the more na dumadami yung tao sa ilalim mo, mas may tendensing dumami yung income mo. At the same time, pinalalaki pa ng uno yung income from 500 to 1,000. 6 to 10. Okay? Paano pag lumaki ng lumaki yan? Okay? Left and right. Okay? Yung panglabing isa until infinity. Ha? Panglabing isang left, panglabing isang right. Hindi na ho 1,000. 1,500 na isa. At ito po ang isa sa pinakamalaking pinanggagalingan ng income. Dito po sa pamamagitan ng matching bonus, ito ho yung may kakayahang mag-produce ng 450,000 isang buwan. Yung detalye ho niyan, magandang malaman mo dun sa taong nag-invite sa'yo para makita mo kung paano siya nagwo-work. Okay? Ang tawag dyan, matching bonus na may kakayahang mag-produce ng 450,000 buwan-buwan na income. Okay, malinaw po ba? Yes. Okay, pang-apat. Uni-level. Ano naman yung uni-level? Okay, tignan nyo to. This is you. Pag ba nagkakaroon ka ng organization, listen to me, first timer, listen very carefully. Pag nagkakaroon ka ng organization, may tendency bang may gumamit ng produkto dyan? Yes. May tendency bang may mag-retail ng produkto dyan? Isa lang bagay ang gusto kong sabihin, may product circulation yan. Okay? Magmula first level up to 10th level, okay? First level up to 10th level, sa lahat ng gumamit, sa lahat ng nagbenta ng produktos under your name, makaka-enjoy ka ng 28% na tinatawag ho nating uni-level bonus. Okay? Bonus 'yan. Halimbawa, nakabenta ng worth 1 million yung buong grupo mo. Okay? Meron tinatawag na uni-level 28% doon sa tinatawag nating group sales. Pakisabi nga, group sales. Group sales. So may 28% ka. Okay? Yan ho yung apat, yung unang apat na sa loob ng 6 na taon ay nakapag-produce ng sobrang daming milyonaryo. Okay? Ngayon, ano yung panglima? Ito na. Ha? Number 5. Okay. Ang tawag dyan ay multi-level marketing. Okay. Ang multi-level marketing, sabi ko nga sa inyo kanina, this is the fastest distribution channel. Okay? Ito yung pinakamabilis na distribution channel kung saan ordinaryong tao kumikita ng milyon. Okay? Dito sa multi-level marketing, may posisyon. Okay? Ano ba posisyon mo? Ano ba tawag sa'yo pag nag-pay in ka? Ano tawag sa'yo? Okay. Yon ang unang posisyon. Distributor. Okay? Dito, meron tayong tinatawag na ladder to success. Walong hagdanan na pag ito ay inakyat mo, sisiguraduhin ko parang umaakyat ka sa pagiging milyonaryo mo. Okay? Unang posisyon, distributor. Ano ba yung requirement pag, para maging distributor? De, mag-pay-in ka. Pag nag-pay-in ka, distributor ka na. Tama ba? Tama. De, halimbawa, nag-pay-in ka. Distributor ka na. Every time na bumibili ka ng produkto, halimbawa, nagustuhan mo yung toothpaste, bumili ka. Bumili ka ng products. Every time na bumibili ka, may 5% ka. Ha? May 5% ka na kaagad dun sa produktong binili mo. Tama? Okay. Isusulat ko yung mga pangalan ng posisyon. Ang pangalawa, ang tawag dyan, marketing associate. Okay? Pangatlo, supervisor, managing director or supervisor. Okay? Pangatlo, consultant. Okay? Pang-apat, sapphire. Okay? Maintindihan nyo mabuti to. Panglima,
Ruby. Okay? Pang-anim, emerald. Okay? Pang-walo, diamond. Okay, ganito yan. Okay. Upline distributor na ako. Okay? Paano ba mag-marketing associate? Ano ba ang mga benefits ko? Okay? Ganito. Pag distributor ka, plain distributor ka, nai-enjoy mo to. Tama ba? Nai-enjoy mo to. Pero pwede mong i-promote ang sarili mo. Halimbawa, sumali ka ngayon. Sumali ka ngayon, ha? Pagsali mo, mag-i-invite ka eh. Tama ba? Okay. Pag ikaw to, nag-invite ka ng dalawa, nag-join sa'yo, marketing associate ka na. Tama ba? Tama? Okay, eto. Pag marketing associate ka na, 10% ka na. Oh, listen. 10 minus 5. Sa lahat ng downline mong distributor, pag bumibili sila, may 5% ka. Okay? Eto matindi. Pag ikaw naman ang bumili, 10% ka. Okay, halimbawa, listen to me, this is very, very important. Unang buwan, nag-invite ka ng dalawa, pinasali mo. Pangalawang buwan, ginawa mo silang tatlo. Naging tatlo. Supervisor ka na. Tama? Hindi ka na 10%, 15% ka na. Yan ang tinatawag na multi-level marketing. Higher minus lower. 15 minus 10. 15 minus 5. Sa lahat ng distributor mo na downline, may 10% ka. Sa lahat ng marketing associate mo, may 5% ka. Payaman hindi. Okay, next. Consultant. Paano mag-consultant? Ha? Gawin mo lang 5. Yung direct downline mo, 20% ka na. At kapag consultant ka na, eto yung malupit. Ang tawag dun sa higher minus lower, 15 minus 20 minus 15, 20 minus 10, 20 minus 5, lahat ng sagot, ang tawag dun, multi-level. Are you with me? Yes. Pag consultant ka na, eto matindi. Ang tawag dun, direct unilevel bonus. Okay, number 6. Pagka ikaw ay consultant na, nai-enjoy mo na yung tinatawag na direct unilevel bonus. Ano yun? Okay. Hindi ba meron tayong pinag-usapan na unilevel? Yes. Yung downline mo ba, chume-cheque ng unilevel? Yes! Pagka ikaw ay consultant na, sa lahat ng direct downline mo, may 10% ka sa unilevel check nila. Hindi natatapos sa 10% yan. Pag ikaw ay nag-sapphire, sapphire, ha? Paano mag-sapphire? This is you. Mag-develop ka lang ng dalawang consultant. Consultant sa kaliwa, consultant sa kanan. Hindi ka na 20%, 30% ka na. 30 minus 20. 10% ka sa lahat ng downline mong consultant. 30 minus 15. 15% ka sa lahat ng supervisor mo. 30 minus 10. 20% ka. 30 minus 5. Eto matindi. Mas marami ba yung distributor? Pag marami kang distributor, mas malaki income mo. Oh, eto pa. Meron pa ba? Oh, meron pa. Pag sapphire ka na, hindi ka na 10% sa direct downline mo sa unilevel. 20% ka na. Ang tawag dun sa 10 and 20, direct unilevel bonus. Malinaw ba? Yes. Okay. E upline, ano yung pang-pito? Kasi sabi mo 10. Okay. Ang tawag sa pang-pito, direct matching bonus. Ano naman po yung direct matching bonus? Yan ay nagsisimula kapag ikaw ay ruby na. Okay? Kapag ikaw ay ruby, hindi ka na 30%.
Ano ka na? 35% ka na. Okay, tignan nyo to ha. Lahat ng under you, merong corresponding points ka. 35 minus 30, 35 minus 20, o so on and so forth. Okay? Applying, paano ba mag-groovy? Gusto ko yan. Ganun din. Minimum of what? Minimum of 2 consultant lang din. Meron lang siyang requirement na sales. 1.5 million na group sales. Pag sinabing group sales, lahat ng tao mo yon. Group sales. Are you with me? Okay. Ruby ka na. Ito, madlupit. Pag Ruby, ha? Ia-apply na sa'yo yung direct matching bonus. Ano yung direct matching bonus? Okay. Sa lahat ng direct downline mo, sa lahat ng direct mo, sa lahat ng personal na in-invite mo, pagka nag-pairing sila, merong kang 5% sa lahat ng pairing ng downline mo, kahit strong leg pa yan. Listen to me. Left and right, nagpe-pairing. E direct ko. Okay? Sa lahat ng pairing nila, may 5% ako. Ang tawag doon, direct matching bonus. Listen to me. Nagdi-direct uni-level ka na, nagdi-direct matching bonus ka pa. Okay. Emerald. Paano mag-emerald? Okay? Pag emerald ka na, 40% ka na. So sa lahat ng minus dyan, meron ka 40 minus 35, 40 minus 30, yung sagot, income mo yon. At kapag emerald ka na, simple lang. I-maintain mo lang ulit yung dalawang consultant plus 3 million worth of group sales. Okay, emerald ka na. At kapag emerald ka na, hindi ka na 5%. Ha? 7% ka na sa lahat ng pairing bonus ng direct downline mo. Palakpakan nyo. 7% from 5 to 7. Are you with me? Ha? Okay. Paano na pag diamond ka? Okay. Pag diamond ka, 45% ka na. Okay. Ang minimum requirement, ganun pa rin. Maintain mo lang yung dalawang consultant with 6 million worth of sales ng buong organization mo. Halimbawa, may 1,000, may 2,000 kang tao. Pag diamond ka na, more or less, 2,000, 3,000 na tao mo niyan. Yung 6 million worth of sales, simpleng-simple na lang yon. Pag diamond ka na, hindi ka na 7%. Ha? 10% ka na sa lahat ng direct downline mo kapag nag-pairing sila. Okay. Yon yung income na mai-enjoy mo kapag ikaw ay diamond. Listen to me. Nagsimula yan sa 5, naging 7, naging 10. Okay? So bukod dun sa 4 ways to earn, binigyan ka pa ng mga additional na ganito. Are you with me? Okay. So lumalaki ka sa ayaw at sa gusto mo. Ano yung pang-8? Okay? Yung pang-8 ang tawag dyan, super matching bonus. Okay, ganito yung super matching bonus. Dito kasi sa ating marketing plan, meron tayong tinatawag na maximum income every day. Okay, maximum, ha? Maximum. Ano yun? Sa matching bonus, ang pwede mo lang kitain dyan, 15,000 pesos per day. O 450,000 isang buwan. Okay? Kapag ikaw, ha, take note, kapag ikaw ay emerald na, hindi po 450,000 ang maximum income mo. Ang maximum income mo per day is 540,000 isang buwan. Okay? 540,000 isang buwan o 12 pairs per day. Okay? Ang tawag ho doon ay super matching bonus. Paano naman pag diamond ka, ina-apply din sa'yo yung super matching bonus. Hindi ka na 540,000 isang buwan. Ano ka na? 630,000 ka na every month maximum income mo. Saan? Sa matching bonus mo. Hindi na 630. 14 pairs ka na
per day. Pinapalakpakan ho yan. Pang-8 pa lang yun. Eh, may pang-9 pa. Pang-9! Ang tawag dito, generation bonus. Ano yung generational bonus? Okay, eto siya. Okay? Halimbawa, parehas kayong nag-sapphire. This is you. Sapphire ka. Eh, may downline ka. Nag-sapphire din. Ilang percent ka ba pag-sapphire? 30%. Eh, may downline ka. Nag-sapphire din. Ilan din siya? 30. 30 minus 30. So, dapat pala, pigilan mong ma-promote yung tao mo para hindi ka hindi kasi ganun yun. Ha? Sa uno, sira ang calculator. 30 minus 30, hindi 0. 3%. Pinapalagpakan yan. Take note. Kahit mapantayan ka pala ng tao mo, hindi ka masisiro. Bibigyan ka pa rin ng 3% sa buong organization niya. Kung yan ay nagsasampung milyon na sales, 3% ka. Saan? Grabe to sa group sales na pagkinumpiyot ng uno yan. 3%. Eh, meron pa ulit nag-sapphire sa ilalim. Another 3% ka ulit doon. Eh, may nag-sapphire ulit sa ilalim. May 4% ka pa doon. Eh, may nag-sapphire ulit sa ilalim. 5% ka doon. Meron ulit sa ilalim. May 6% ka. 1, 2, 3, 4, 5. Hanggang 5th generation, habang lumalalim, lumalaki income mo. Pinapalakpakan yan. Eh, yung pang-10, ano yun? Ha? Ang tawag dito ay profit sharing. Okay. Ano yung profit sharing? Nagsisimula yan kapag ikaw ay nag-sapphire na. Kailangan mag-sapphire ka para makasama ka. Ganito yan eh. Okay. Assuming, in 1 year time, ang binenta ng uno na produkto buong mundo, nasa 1 billion. Halimbawa, 1 billion. Ang gagawin ng uno, yung 3% ng 1 billion, kukuhanin yun. Magkano ito po 3%? 30 million. 30 million, kukuhanin kasi yun yung 3%. Ngayon, yung 30 million na yan, yan ang paghahati-hatian ng mga distributor na nag-qualify ng profit sharing. Ha? Malinaw ba? Napakalinaw po nito sa for your information, mga kasama. Sa mga first-timer, lagi niyong tandaan. Marahil yung iba may mga tanong pa, marahil yung iba may mga clarification pa sa isip. Alam niyo, sa totoo lang, lahat ng bagay pinag-aaralan. Okay? Sa ngayon, ito ho yung ipinakita namin sa inyo kung paano na-depreciate yung tinatawag nating 10 ways to earn. At least nakita niyo kung ano ba ang pagkakaiba ng bawat isa. Okay? Ngayon, simple lang naman. Lahat pong ito ay magmamaterialize pag trinabaho natin. Okay? Yung resultang gusto mo, walang ibang gagawa niyan kundi ikaw. Palagi niyong tandaan, ikaw ang may hawak ng kalayaan mo. Ikaw mismo ang magpapalaya sa'yo sa kahirapan. Sabi ko nga, mura lang ang piyansa para lumaya ka 7-3 lang. Okay? Huwag sanang maging hadlang, ha? Huwag sanang maging hadlang yung 7-3. Maging hagdan sana siya. At sana pag-aralan yung mabuti, aralin, unawain, at grabe, trabahuhin. At walang dahilan para hindi ho tayo umasenso pare-pareho. Palakpakan ho natin yung 10 ways to earn. Sino po yung mga first-timer? Pataas po yung kamay. Ang dami first-timer, guys. Palakpakan mo natin yung mga first-timer na muno. Sabi ng mga first-timer, I perfectly understand the feelings of, ay, eto na yung mangungumbinse. Kapatid, palagay ko po, hindi ko na kayo kailangan kumbinsin. Hindi po ako nandito para mangumbinse, but rather, nandito po ako para magbigay lang ng mga bagay na hindi po kadalasang pinag-uusapan sa labas. So surprisingly, yung pagyaman na yan, hindi po pinag-uusapan sa labas yan. Seldom that you will hear, or rather, if I may say, wala naman tayong financial institution that teaches how to get rich or how to take care of our financial needs.
Kaya nga, it's ironic, pag kaupo mo dyan at pinag-usapan na yung pera, medyo nasyasyak ka. So ano pa ang punto ko dito? Ang punto ko po dito, bigyan ko na lang po kayo ng mga, I would like to talk, call it, some realities in life na baka kailangan lang, sometimes the truth really hurts. Nagigets nyo? I'll give you one perfect example. Gusto nyo ba yumaman? Yes! Parang maina, gusto nyo ba yumaman? Yes! Isa po sa requirement ng pagyaman, dapat lagi kang masaya. You know why? Kapatid, ang logic ko po dyan is a lot of good things happen every time you are happy. Pero kung umaga pa lang nakasimangot ka na, kahit anong bagay na magagandang mangyari sa paligid mo, hindi mo makikita maganda kasi nakasimangot ka. Kasi nakikita ko yung isa dyan nakasimangot. Ngitian mo yung katabi mo, sabihin mo, ang ganda ng smile mo. Yan, tapos magpalakpakan na para masaya tayo dito. Ito po, hindi pinag-uusapan sa labas. I see a lot of young people around. Please understand, pag nag-asawa, hindi pwedeng puro halikan at saka yakapan. Lalo ngayon, tag-ulan na. Kiss-kissan ng siko mamaya. What I'm trying to say is this. Kapag nag-asawa, hindi, yes, it is actually dapat nagmamahalan. But the truth of the matter is, in reality, yung pagmamahal, kadalasan po, lumilipad sa bintana kapag wala kang pera. So the thing is, pag nag-asawa, lalo na sa lalaki, kailangan kumita ng pera. Mga babae, sabi mo sa boyfriend mo, nakakainin natin hotdog at itlog na naman. Sige, sige, tuloy niyo yan. Diba? Hindi ho na papag-usapan to, but naririnig niyo po, lalo na sa mga ganitong kapagtitipon, I'll cut it short. Yung pinag-uusapan po na house and lot, yung house and lot, yung kotse at saka pera, are you with me guys? Yes. Kapatid, hindi po pangarap to. Let me say that again. Hindi po ito pangarap, but rather, this is your God-given right na dapat, bago kakunin ni Lord, dapat makuha mo bilang tao, karapatan mo yan. Alam mo, masakit. Maraming tao na buhay sa mundo, nakaranas ng kotse nung namatay lang. Mapagal ang takbo. From the book of Jeremiah, the words of God, ang sabi po niya, Diyos po ang nagsasabi nito, for I have great plans for you, declares the Lord, to nourish you, to give you hope and future, to prosper you. Amen? Yes. Palakpakan niya natin si Lord para lakasan natin para kay Lord yan. Again, siguro ba para mas maintindihan nyo, pag inubaran ho tayo ng damit at tumarap tayo sa Diyos, ang tingin ng Diyos sa atin, pantay-pantay. Hindi pwedeng sabihin ni Lord, naku, mahirap to, ito, 5,000 lang sahod dito. Ito, 50,000 to kasi hindi ganun. Remember, ang tingin sa atin, pantay-pantay. And please understand, yung grasya po ng Diyos, it's limitless. It's like a big ocean na hindi mo uubos yan, bibigyan ka ng bibigyan. Mahal ba tayo ng Diyos? Gusto mo ng Diyos, umasensa tayo. Ganun kasimple. Ang problema, it's the manner of receiving. Sometimes, you yourself, ayaw mong hingiin kasi nililimit mo yung sarili. Eh kasi hindi ako graduate. Eh kasi mahirap lang kami. Eh kasi mahihain ako. Eh bukod sa gwapo lang ako, yun lang ang katangian ko. Nagigess mo? No, seriously, ganito lang po kasimple. Kalimutan nyo kung ano ang sitwasyon nyo sa buhay. Am I talking with sense? Yes. Kalimutan nyo po ang sitwasyon nyo sa buhay. The thing is, kailangan lamang po ay gustuhin to. Never mind kung paano kukunin. It's just a matter of knowing what you want. Kapag alam mo kung ano gusto mo at nasa puso mo, hindi mo pa inihingi sa Diyos yan, nababasa niya, nakikita niya ano nasa puso mo, ibibigay niya yan dahil mahal ka niya. Magigets niyo? Oh, remember, nung gusto mo bumili ng bagong cellphone, bagong pantalon, bagong t-shirt, nung nagutom ka, tiniis mo gusto mo, kasi malinaw sa'yo kung ano ang gusto mo. Eto, tanong, sino may gusto magkabahay, lupa, kotse, taas ang kamay? Ang hindi magtaas, mamamatay na mahirap. Sige, tete, joke. Palakpakan mo natin. But you know what, to state my point, for you to better understand what I'm trying to say,
marami pong hindi nakapagtaas ng kamay. Not to offend you. Don't get me wrong, ha? Not to offend you. Tinanong, sino may gusto magkabay lupa kotse? Hindi maitaas ang kamay because they themselves could not even believe, magkakabahay ako. Do you get the point? Paano ka magkakabahay? Paano ka magkakakotse? Ikaw mismo, hindi matanggap ng utak mo, hindi mo maitaas kamay mo, kasi parang nai-imposiblihan ka. Now, do you get the point? Bakit hindi umaasenso? Sabi ni Lord, bigyan ng second chance. Sige. Sino may gusto magkabahay, lupa, mas mataas, mas mayaman? Yeah! Palakpakan natin mga tao yan. Lastly, naku, ang daming pintuan na lalabasan. 1, 2, 3, 4 na pintuan, may 5 pa doon. Bago kayo umuwi, always remember, makukuha mo yung mga bagay na to kapag maganda ang plano mo sa buhay mo. Hold on. What I'm trying, ang dinadrive ko po dito, plano financially. You have to be very precise on how much money you would want to earn. Kasi po, iba po yung, ang pinag-usapan po natin dito ay business, so definitely ang pag-uusapan ay pera. You need to be very definite about the money that you want para makuha to. Nagigets nyo? Lahat po ng bagay na magaganda, kaya maganda, kasi maganda ang plano. Alam mo itong kwartong to, nakaplano to. Saan ang ilaw, saan ang TV, saan ang aircon. Kaya maganda. Gusto niyo ba ng magandang buhay? Yes! You just have to get a good plan. If not a perfect plan, just have a good one. Nakalimutan ko po magpakilala. Ako po ay isang dentista. Kaya po ang tawag sa akin dito ay Doc Pat. Dati po nagtuturo po ako sa CEU. Clinical instructor po ako doon. Yes, they're recording this. You may want to check CEU admin. Ako po ay nagtuturo doon. Clinical instructor po ako doon. I would like to think until now I can discuss with you all kinds of cancers. Kasi ang forte ko po is oncology, pathology, and surgery one. Ang nangyari po sa buhay ko, noong nag-asawa, don't get me wrong ha, maganda po magturo, I miss teaching, I miss the academe, but in reality, noong nag-asawa, kulang po yung sweldo ko para bumuhay ng pamilya. So I all the while, I thought, sabi ko, ang pera nasa sales, so I went into sales. So nag-apply po ako, natanggap po ako sa Astra Pharmaceutical, tapos na-pirate naman po ako ng ibang kumpanya. To cut the long story short, umangat, tapos naging manager. Tapos, I'll cut the chase, naimbitahan po ako sa Uno. Hindi po ako biktima ng kidnap. Ngayon ko ano-ano sinasabi nila, di ba? Yung mga natatawa, palagay ko na-kidnap po yun. Ako po, biktima po ng pangungulit. Alam mo, yung lahat na nag-uuno na yan, makukulit yan. Ha? Tapos, may listahan ng pangalan yan, hindi ka titigilan. Allow me to tell you my story. Did you know that not once, twice, thrice, three, four, five, hindi ko humabilang ilang beses ko siya ininjan. Ayoko siyang puntahan. Ang nangyari po sa akin, merong time na nag-commit ako, tapos hindi siya nag-follow up. So, paglabas ko ng opisina, incidentally, nandun na siya, inihintay niya ako. Wala ako nagawa. Sumama ho ako. To cut the long story short, naupo ako. After presentation, you're actually lucky kasi ang nag-present sa inyo was Jericho, best speaker. Nung time na umattend ako, I would like to think best speaker din. But, ang istorya po kasi na nangyari sa akin, after presentation, ang good news, wala akong naintindihan. So kung nakaupo ka dyan, sinisipa mo yung nag-invite sa'yo, matagal pa ba yung mataba na yan sa harap? Sige, tuloy niyo yan, sige. Ha? Simple lang ho. Tinanong ko sino may gusto umaman. Nagtaas po ako ng kamay. Dito po ako tinamaan. Are you listening? Yes. Dito po ako tinamaan. Sino naman daw ang nakakaipon ng 10,000 pesos every month? Kung natatandaan niyo po ang sinabi ko, ako po ay isang manager, but the truth of the matter is, in reality, mahirap pong ipunin ang 10,000 buwan-buwan galing sa sahod. Kasi habang tumataas ang sahod, tumataas ang gastos. Kung dati ka nag-jeep, mag-FX ka. Kung dati ka nag-FX, magta-taxi ka. Kahit ang cellphone mo, gumaganda pag gumaganda ang sahod mo. Nagigets nyo? Sabi ko, naku, I'd like to plan my life well. Starting now, I'd like to save 10,000 kasi kaya ko po. Modesty aside, maayos po ang sweldo ko. Kaya ko po mag-ipon kahit mahirap gagawin ko. Dito po ako natakot.
Kahit daw mag-ipon ako ng isang taon, in 12 months time, ang maiipon ko after 1 year, if I started saving last year, ang maiipon ko is 120,000 per year. Kapatid, this is not bad at all. Not bad. You know why? Mahirap nga mag-ipon eh. Alam mo kung ano magiging bad? I will carry with me the belief na kapag masipag, matyaga, aasenso, gagawin ko siya for the next 10 years of my life. Mabilis lang po yan. After 10 years, sa 2022, ang maiipon ko after 10 years, 1.2 million, kulang pambili ng brand new na kotse sa 2022. Set of beliefs you have to check. Check the set of beliefs that you carry with you. Kapatid, hindi ko po gustong sirayan ng set of beliefs, but gusto ko lang po laruin ang isip nyo. Ang sabi ng tatay ko, magsipag ka, magtiyaga ka, yayaman ka. In the realities of life is, hindi naman po totoo yun eh. Did you hear that? But I'm not saying magtamad ka. What I'm trying to say is, dapat masipag ka, dapat magtiyaga ka. Pero, gusto nyo ba umaman? Yes! Kung gusto mo umaman, yung sipag at tiyaga mo, dapat ang ginagawa mo, pampayaman. It has to, sige, tuloy nyo, nagigets nyo? Kapatid, eto po, tama si Jericho Mendoza, so eto yung mga bata. Kasi may mga magtuturo. Gusto nyo ba umaman? Yes! Parang mahina, gusto nyo ba talaga umaman? Yes! Would we all agree na ang magpapayaman sa atin ay business? Yes! Well, may umayaman po dito, but probably it takes a lifetime. Pero kung gusto mo ng mas mabilis na pagyaman, to cut it short, konti lang po yung panahon ko, ang gusto ko pong sabihin, are you with me? Yes. There will be no escape. Each and every one of us inside this room, mark my word, bago ka kuhanin ni Lord, maghahanap ka nito. Yung iba, bago mag-asawa, naghanap na nito. Yung iba, nagkaanak, bago naghanap nito. Yung iba, but what I'm trying to say is, bago ka kunin ni Lord, maghahanap at maghahanap ka ng business na papasukin mo. You may carry with you the belief, hindi, mag-nurse ako abroad, go. Hindi yung tatay ko, seaman, sasakay ako ng barko, go. Hindi may offer sa akin sa Singapore, ang ganda ng sahod, go. By all means, well, hindi ko po sinasabi na huwag niyong gawin. Pero ang sinasabi ko, I hope and I pray na after 10 years, makaipon ka ng 10 million pesos sa pag-abroad mo. Kaya po yan. 100,000 naman, that's 1 million a year. Ang point ko, after 10 years of working so hard, pinaghirapan mo, nakaipon ka ng 10 million, pag may 10 million, uwi hindi? Uwi. Uwi ng Pilipinas, hindi? Uwi. O may pera ka, mauubos, hindi? Uubos. Ano kagayon mo para hindi mauubos? Business. Business pa rin. And you know what's even scary? Are you listening? Kapatid, pakinggan niyo to, ha? Kahit marami kang pera, kapag wala kang values, skills, and knowledge ng pagbe-business, I'll give you 2 years, kayang ubusin ang pinaghirapan mo ng 10 taon sa isang negosyo na hindi mo alam. Nagigets niyo? Kaya nga ang sa akin, kapatid, please do not waste your life. What I'm saying here is, business din naman ang bagsak mo eh. E di umpisahan mo na ng maaga. You start it small. Small. Do not worry about the values that you do not have. Kasi yung values na yan, matututunan mo along the way. Nagigets nyo? I'll give you one perfect example na values that you do not have. First timer, are you with me? First timer, listen. Ang sabi ng first timer, parang maganda yung uno, 10 ways to earn. Kaya lang nakakatakot, baka wala ako mapasali. Tama ba? Kaya lang, nakakatakot, maglalabas ako ng pera dyan. Eh baka hindi naman kumilos yung dadaling ko. Eh kaya lang nakakatakot, kasi maglalabas ako ng 7,300 dyan, baka walang mangyari. Tama ba? Kapatid, values that you do not have, saan ka nakakita, nagtayo ng business, pumasok sa business, gumawa ng business, ang unang inisip, paano malugi? Saan ka nakakita, estudyante, nag-enroll, ang unang inisip, paano bumagsak? Diba? I can give you the secrets to success if you don't mind. There are 3 steps. Number 1, would we all agree na gusto mo umasenso buhay mo? Mag-business ka. Number 2,
Second, that you need to do, pag nag-business ka, lahat ng kailangan mo, kunin mo sa ibang tao. And number three, kapatid, madali po itong i-drawing, madali po itong i-discuss. But, in reality, once you're there, once you have a business, once you get the people, ito po ang pinaka-critical sa lahat. Dapat pag nag-business, marunong kang mag-monitor, marunong kang mag-manage ng tao mo. Ang point, kapag pangit ang management mo, kapag pangit ang ugali mo, mawawalan ka rin ang business mo. Kapatid, napakaswerte natin kasi may tatlong tao na nagbuo ng uno. Totoo! Listen, ang sinasabi nila, eh, dapat wala akong oras. Kung marunong ka mag-business, kukuha ka lang ng taong may oras, hindi ba't magtatrabaho yan, kikita ka? Kapatid, ito po ang pinakamoral, pinakitikal, pinakamakadyos, at pinakamagandang negosyo ngayon sa balatang lupa. Bro, naiintindihan nyo ba? Makaka-acquire ka ng values, magkaka-skills ka, magkaka-knowledge ka, hindi ka mag-expose ng 10 million, 1 million, 100,000, 10, ang i-expose mo 7-3 lang. Ha? Meron ako dito, security guard, merong banda, earning 200, 300,000 a month, dating nagbabanda, dating dancer. Meron dito, 19 years old, ang pangalan niya ay John Meltan. 19 years old, after 6 months, nakabili siya ng Expedition. You know what's even phenomenal? 20 years old, top earner siya. 21 years old, top earner siya. 22 years old, top earner siya. And then I got worried. Sabi ko, anong nangyayari dyan? Bakit 4 na taon, consistent top earner, maganda ang kita, bakit hindi nagpapalit ng sasakyan? Bakit hindi marunong humawak ng pera kasi bata yan? Surprisingly, October of last year, 2012, October, inimbitahan niya po kami, nagpa-bless ng house and lot niya, umabot ng 7.4 million. Bro, 22 years old! Ano yan? Basang sa akin, paglabas nyo, huwag nyo nang sabihin, kasi ang tatanungin sa inyo na nag-invite sa inyo, ano na gusto mo ba? Most likely, ang sagot mo, oo, parang maganda. May follow-up question din yung mga yan. Kailan ka sasali? At karamihan ang isasagot, pag-iisipan. Guys, kapag ang sagot ay pag-iisipan, without you realizing it, at the back of your mind, may decision ka na. You know what scares me the most? Kapag ang sagot mo ay pag-iisipan, I'll give you 3 days. After 3 days, babalik ka sa normal mong ginagawa. At lilipas ang panahon, magugulat ka, baka walang nangyayari. Ulitin ko, walang ibang tutulong sa inyo, kayo lang. If I may suggest, kung wala ka pang pera, within 3 days, if I may suggest, bumalik ka pa rin sa uno, aralin mo pa ulit kung mafe-feel mo, kung kaya mo, at ano ang gagawin mo, para matulungan din naman ang sarili mo. Nagigets nyo? Ang sinasabi ng ibang tao eh, kasi si Doc Pat, full-time dyan. Kapatid, huwag nyo na munang problemahin yung full-time. Ang importante, ginagawa mo yung ginagawa mo, tapos nagdadagdag ka lang ng basket of income. Na kapag yung dagdag mo na uno na basket of income ay nagdadaang libo na, ewan ko kung hindi mo i-full-time at iwanan yung ginagawa mo ngayon. So, to end, huwag niyo na kaming pagsabihan na wala kayong pera kasi naniniwala kami dahil nasa itsura naman. Hindi, joke. Kapatid, naniniwala kami doon. Because again, 98% ng dinala dito walang pera. But, hindi po sa namimilit ako. But I'd like to make myself clear, hindi po ako maniniwala na hindi mo magagawa ng paraan kapag gusto mong magnegosyo. Kasi, pag bukas at birthday mo, bukas, nangungutang ka na para makapaghanda ka. So, sa akin, alam ko kayang gawa ng paraan. I don't know how, but I know you can find ways. Pag sumali sila, tutulungan ba natin sila? Yes! Mahina, tutulungan ba natin sila? Yes!
Tutulungan po namin every step of the way. Hindi po kami nangiiwan ng tao. Sasamahan po namin kayo. Kaya lang, paano namin kayo matutulungan kung hindi nyo mo lang matulungan yung sarili nyo. Maraming maraming salamat po. You be the good audience. God bless us all.